morning mga kapipip. Welcome to the grind and welcome to the vlog. Meron naman tayong bagong i-vlog ngayon, which is the MotorStar Easy Ride 125. Available na siya dito sa MotorStar Kidapawan. If you're looking for this particular motorcycle for a very very long time, go visit MotorStar Kidapawan. So makukuha nyo ito, nag-iisa lang talaga na Easy Ride 125. By the way mga kapipip, ito yung nakakababatang kapatid ni Easy Ride 150N, and ito din yung nakakababatang pinsan ni Easy Ride 150CL. I mean, it comes to the weight, and yung weight niya kasi may nakakapabigat kasi, pero pag wala yun, super gaan itong motorsiklo na to. And we're going to discuss the looks on this one, the specs on this one, and also the price on this one, and paano niya nailalaban yung presyo niya amongst with the other 125cc China motorcycle out there. So, for comparing it to my motorbike, yung binili natin na Rusi Gala, naiba siya kay Rusi Gala. Actually, mas mahal siya kung ikakash mo kay Rusi Gala. Ang maganda kasi dito kay MotorStar, palagi silang zero interest on most of their motorcycles. So, kasali to sa zero interest nila, and magugustuhan mo talaga kung specs nito and bakit bumebenta to and bakit mas maganda to sa ibang motorcycle. So kung mag-focus ka mga kapibig, dito yung headlight sa taas. And maganda naman, it's not that bad. Maganda naman yung front end niya. Kung tutuusin, mas maganda pa sa iba. Kung ito kumpara mo kay Rusi Gala, kung nandito kasing headlights and may air intake ata siya dito, ewan ko kung para saan, which is nandun naman yung makina. So I think it's for the downforce, para stay intact ka or palagi kang nasa ground pagdating sa motorcycle na to. And if you're going to check mga kapibip, ayan o, meron siyang DRL, and I'm very sure na ito yung signal lights niya, it's LED. Tignan natin sa likuran kung maganda din, but the front end mga kapibip, it looks sporty, may patulis, gusto ko yung ganyang style. And kung bababa mo all the way to the front fender, ganyan yung itsura. Signal lights sa likod, LED din. Tail lights or brake lights, LED din if you're going to check. And maliit siyang tignan ng motor. Akala ko nga halos kasing laki lang ni Easy Ride 150CL, pero maliit talaga siya ng motor. Wala siyang sabitan dito. So wala siyang sabitan dito, pero may sabitan siya dito. May USB port siya. Ayan, kitang-kita naman. And ito mga kapibib, ito yung susi niya. Pwede mong ilak kung gusto mo, pero ito yung susi niya mga kapibib. As you are seeing right now, mukha siya mabigat, which is mabigat talaga siya. And I think isa to sa nagpapabigat sa motorcycle na to is yung susi niya. So buksan natin yung compartment. Ayan palit yung makikita mo mga kapibib. And ayan o, yan lang yung masasalpak mo. Yan lang yung may lalagay mo kumbaga. Which is fine. Dito yung pasukan ng gasolina. Magitin natin yung specs niya mamaya and everything. Yung step board niya hindi kalakihan, but I think even with a 5'6" tall like me can fit in this motorcycle. Maganda yung hint niya dito, ayun o, parang may carbon fiber, parang may bare carbon fiber kumbaga. Maganda yung styling niya, yung hugis niya maganda. Same thing as on this side. Okay din, panalo din. Air cooled to mga kapibig by the way. And ayan, yan yung pillion peg, carbon fiber sa exhaust guard. Ayan, maganda din. And swing arm niya, single. As you're seeing here, dito nakakabit yung makina or yung engine. Ayan. It has kickstart and it has electric start as well. So, nandito yung ano niya, yung on-off switch niya, headlights, signal lights, busina, headlights, and yung indicator niya, kung titignan niyo sa indicator mga kapibig, ganyan lang yung makikita mo. High beam, at least may fuel gauge siya kahit papano, it's analog. Yung speedometer niya analog din, and if you're going to check, hindi talaga to pang racing to motorcycle na to kasi nasa retain ka agad yung 80 kilometers per hour niya. Pang city ride to kumbaga, at least makikita mo siya na left, either left or right siya. Puntahan muna natin para makita niyo mabuti kung ayos pa sa inyo or kung tingin niyo pleasing ba siya sa mata. Kung tingin niyo pleasing ba sa mata itong motorcycle. So yan, maliit talaga siya tignan mga kapibig.
And for me, it's a little scooter. For me lang naman, even though it's a 125cc. And bagitin na natin yung specs and titignan natin yung seat height kung gano'ng talaga kababa yung seat height itong seat. By the way, when it comes to the seat, mga kapilip, katulad din siya ng Rusigala ko. I'm actually comparing it with my motorcycle kasi yun ang mabagay na gagamit ko. Although marami na tayong nag-vlog na scooter, para na lang natin doon kasi yun lang talaga yung malapit sa kanya na presyo. Halos pareho lang sila ng seat, when it comes to the seat. Matambok dito and medyo manipis dito. Not bad for a very short ride. It's comfy for short ride actually. And kung makikita nyo, nandito lang yung disc brake. And drum brake siya sa likuran tumag. So kung titignan nyo, nakakapanibago kasi sa akin ang puti, mga kapibig. Maganda lang talaga yung tsura. Yung front fender niya nakaangat ng konti. It has at least good amount of ground clearance. Pwede mong daling sa lubak-lubak to. Huwag nga lang talaga mabilis ang patakbo. Hindi inverted yung shocks na as you're seeing. And I believe naka-tube tong motorcycle na to. Katulad din ng Rusigala ko. So ayun mga kapibig, 70-90-14 yung harapan niya. Maganda yung mags niya, pwede mong kulayan. Likuran naman, tignan natin yung sizing niya. It has 80-90-14. So magkapareho sila ng wheel size when it comes to the front and rear. Kaso mas matangkot nga lang tignan to. It has at least fair amount of wheelbase if you are going to compare it to a small motorcycle or scooter like this. Huwag natin kalimutan yung bulsa kasi ang bibili nito or ang customer nito, mga kapibib, is tinitignan din at least kung kasya ba yung may mapaglalagyan ba ng maayos dito sa bulsa niya. And halos pareho lang sila ng lalim sa kaliwat kanan pero mas matambok to. At least pwede kang magdala ng cellphone and face towel kung magpa-basketball ka. So ang maganda dito sa motosiklo na ito, mga kapibib, isa to sa pinakamagaan na scooter na makukuha mo. Pwede siyang pang beginner, pwede siya yung tipong pang low in height na rider. Nakalagay kasi sa manual nila, mga kapibib, ang dry weight ito is 75 kilos only and ang maximum capacity niya is 150 kilos. So pwede kayong matangkas ng dalawang tao dito, average at least. And ang maximum speed niya, mga kapibib, is 85 kilometers per hour, which may nabasa akong post from Motorstar Malita and ang sabi niya is ang kanyang takbuhan is 44 kilometers per liter, which is not bad for this kind of motorcycle. So kung mapapansin niyo, mga kapibib, ang liit niya nga talaga tignan and ang fuel capacity nitong motorcycle na to is nasa 6 liters lang. Kung isipin nyo, malaki na siya for this kind of motorcycle. And yung takbuhan niya is 40 kilometers per liter. So makakatakbo ka talaga at least ng more than 100 kilometers with this motorcycle. But I believe hindi talaga siya pantakbuhan talaga ng long ride. Hindi pong from point A to point B lang siya. Hindi pong from bahay to palengke, palengke to bahay. Or from here or tumalapit ka sa work, punta ka ng work, ganun lang. Kasi nga, air-cooled siya. So mga kapibib, makakamura ka talaga kay Motorstar. Kasi nga, ang presyo niya is 44,500 and di lang yung makukuha mo. Kung utangin mo siya, zero interest siya. All you have to do is give a down payment na 8,900. 20% po yun. Babayaran mo siya ng 1 year, 3,367. Which is quite fine kung sakasakali nga. Kasi nga, may mga ibang motosiklo nga doon, mas mura pa sa motor na to. If you're comparing it with a 125cc, pero ang problema kasi nila is tinataasan nila kapag utangin mo. So, mas maganda to kapag utangin mo. Marunong ka magmotor, no? Opo. Ayan, big shoutout nga pala sa aming branch manager, si Ma'am Mary Joy. Ayan yung ano, you are 5-foot flat, no? Abot na abot mga sir, mga ma'am, abot na abot mga kapibib, if you're going to check, ayan, no? And magaan siya na abante nga ni Ma'am Joy. So, ayan. Yan yung seat height niya, no? Diba? So mga kabibib, I guess I'll be ending the vlog here. If you happen to like this kind of content, you give it a thumbs up. And sa mga di pa nakapag-subscribe, hit that subscribe button. I mean, it's for free. Hit that notification bell as well. So that's it, mga kabibib. Hanggang sa muli sa ulit. See you in the next. Peace out, mga kabibib.